Residents have begun to return to their homes as floodwaters begin to subside in Surigao del Sur. Joining us now, Governor Alexander Pimentel of Surigao del Sur. Governor, welcome to the program. Thank you for joining us today. Governor Pimentel. Magandang tanghali, Carmina, at magandang tanghali sa lahat ng nanonood sa ANC. Kamusta po kayo dyan? Kamusta po ang lagay ng panahon dyan sa Surigao del Sur? Medyo okay na lumabas na yung araw at so far sa 17 municipalities at dalawang syudad, Dandag City at Bisbig City, 202 barangays ang affected ng baha at 20,946 families ang na-preempted evacuation namin sa 394 evacuation center. Sa San Agustin, may isang reported na missing na kinuha yung kalabaw niya, pero ang nakita ngayon, kalabaw na lang, wala pa nakikita yung tao na si Florencio Blanco, 56 years old, ng barangay Punon, San Agustin. Ang partial report na damages sa mga bahay ay 187 na ang totally damaged. Ang partial, 236. Patuloy pa rin kami, yung mga tauhan namin sa PDRM mo, pinangaluhan ni Abel de Guzman at lahat ng mga mayor sa pag-assess ng mga damage na nangyari dito sa Surigao del Sur, lalong-lalo na nung gabi ng pagtama ng bagyo. Governor Pimentel, ito pong nabanggit ninyo na 187 totally damaged. Tawag ako ng meeting Governor? Advisory sa mga mayors, PNP, Army, na mag-preemptive evacuation. Kaya sa ngayon, yung iba pa uwi na. Kaya wala kaming reported na casualty. Except itong isa na missing na hanggang ngayon hinahanap po namin. Governor Pimentel, naririnig niyo ho ba ako? Governor? Okay. Kanina po nabanggit ninyo may 187 na totally damaged na bahay po. Yan po ang nabanggit nyo kanina. Ilan pong mga individuals ang affected dito sa 187 homes that have been totally damaged, Governor? Ano po? Governor? Ano, kasi mahina ang dating niyo. Sige po. Kanina po nabanggit ninyo na 187 yung totally damaged po na bahay. Ilan po ang individuals na apektado dito sa 187 na bahay na po ito? Mga 41,492 individuals ang affected. Yung 41,492 individuals na apektado po nitong 187 na totally damaged po na mga bahay. Ang tanong ko po kanina, Governor, saan po tutuloy ang mga individual po na ito? Sa ngayon, nasa evacuation center sila. We have 247 evacuation center. Ayos lahat ng mga mayors. Magpasalamat ako sa mga mayors na sinunod nila yung advisory ko na mag-preempted evacuation na nung Thursday at saka Friday pa. Nag-meeting na kami ng mga PDRMO, mga mayor, at saka yung mga PNP Army. So, ngayon nakahanda tayo, hindi kamukha nung Typhoon Vicky na walo ang namatay. Sa ngayon, as of now, wala pa pong casualty na report sa akin, except itong isang nawawala na kinuha yung kalabaw niya. Ang nakita kanina, kalabaw na lang, wala siya. So hanggang ngayon, nag-search and rescue. Marami naman tumutulong sa amin. May dumating na mga responder na galing ng Davao, mga volunteers, at dumating na din yung Coast Guard. Kaya naghahanap sila sa ngayon po.
Governor, habang nagsasalita po kayo, ay pinapakita natin itong mga video no, na pinadala po sa atin dito sa ABS-CBN. Grabe po ang pinsala, ang laki po ng tubig. Will you be declaring a state of calamity? Yung ibang Antandag City will be declaring a state of calamity. Kami bukas, kasi bukas ang session ng Sanggunian, siguro i-assess ko pa talaga ng gusto kung ano ang extent ng damage kasi bago kami mag-declare ng state of calamity. Pero as of na, parang nai-incline ako na mag-declare ng state of calamity. Mm. Yung massive floods po, Governor, it was caused by a swollen river. Can you confirm to us that it's the first time this river has swelled this way? Ito bang unang pagkakataon na nakita nyo itong river na ito na ganito na lamang talaga kalaki ang tubig dyan, Governor? Yeah, this is the first time. Yung ibang nakaraang bagyo, pati nung Typhoon Viking, di naman ganyan ka ano na nag-swell talaga ang mga river. This time, this is the first time in Tandag na umabot talaga sa poblasyon na hanggang liig. So, inayos na namin kasi pag lagasa ng tubig, yung ibang mga kahoy na galing sa bundok bumara dyan sa Maytulay. Kaya pinagtulungan ng City Government of Tandag, Provincial Government ng Surigao Del Sur at saka ng ibang concern na mga contractor, pinagtulungan namin ng mga bako para maalis yung mga bara. So ngayon medyo humupa na ng konti ang mga baha rito. Madali lang naman humupa ang baha rito. Hindi kamukha ng ibang lugar na kamukha na sa Cagayan na abutin ng ilang linggo dito. Pag naano namin yung mga clog, na-declog namin, within 24 hours mawawala. Governor, ano po sa tingin nyo? Bakit po naging ganito? What do you think was the cause of this massive flooding or at least the river swelling this way, Governor? Ngayon lang kasi umulan na malakas talaga. Kasi if you will look at the map, ang Surigao del Sur is elongated province, 18 are shoreline municipalities. Nakaharap kami sa Pacific Ocean. Mm-hmm. Kaya tatamaan talaga kami pagka may bagyo dyan na galing sa dagat. Pero ito yung first time at binimano kami sa unang bagyo ng taon, si Auring, dito tumama sa Surigao del Sur. Pero again, magpasalamat ako sa mga mayors na pinakinggan yung preemptive evacuation natin kaya wala tayong casualty ako. Governor, pero, kanina po nabanggit niyo po kanina, Governor, na merong mga troso that you had to, you know, get out of the way because it was stuck by the bridge, I think that's what you said. Ito ba ay produkto ng ano po, illegal logging po ba ito or talagang galing lang sa kabundukan, hindi na kinaya? Ano po ang explanation dito, Governor? Sa tingin ko dyan ay yung mga lumang mga uprooted na mga palkata yung mga sa gilid ng river kasi ang illegal logging naman dito na kukontrol namin. Ito yung mga planted na mga along the riverside. Around the riverbank kaya naano dito. At saka karamihan dyan, na-tiningnan ko yung mga troso, wala naman dyan mga lawaan o mabangot, kundi mga karamihan mga palkata. Mm-hmm. Okay, so ano na pong gagawin natin ngayon? Alam na po, naman po natin na you know, this is happening in the middle of a raging pandemic. Una-una po, kamusta po ang caseload ng COVID-19 dyan po sa area ninyo, Governor? As of now, medyo control naman namin. Hindi naman masyadong marami ang sa Surigao del Sur. Kasi alert to rin yung mga frontliners natin. Nagkaroon lang tayo ng local transmission. Kaya nga itong hospital natin, Adela Cerati, puno na. Kaya nga dinikongest ko yung Adela Cerati Memorial Hospital. Ginawa ko ng hospital itong parang gym namin, yung social room namin, inilipat ko yung mga nanganak at saka non-COVID patients. Kasi pinabakante ko yung third floor ng Adela Cerati solely for
mga patients sa COVID. But because of what happened, are you expecting, Governor, that there will be a spike in COVID-19 cases in your area? Yun yung expected namin kasi ni-lift na natin yung mga restriction natin po. Pati yung mga checkpoint natin tinanggal na kasi we are following the order to the President na dapat din i-open natin yung economy kasi hirap na ang national government sa kakatulong at mga NGOs din sagad na. So we have to open the economy. So we expect na tataas pa ito ng konti kung COVID-19 natin, pero nakokontrol naman natin. Okay, Governor, now that the waters are beginning to go down, talk to us about what your expectations might be. How extensive do you think the damage will be in Surigao del Sur? As of now, nandito pa ako sa opisina ng pilirarimo namin kasi hindi pa kompleto yung mga report kasi kanina lang umaga nakalibot yung mga tauhan ng mga disasters ng mga munisipyo. Mm-hmm. At saka yung drone ngayon lang nakalipat. So, by ongoing yung assessment namin, by this afternoon siguro makumpleto na namin kasi hinihingi ng Office of the President ang complete and final report. Okay. And before we let you go, Governor, ano po ang kailangan ng mga constituents ninyo? Take this opportunity po. Sa ngayon po, kailangan talaga natin dyan ng mga food packs lahat. Anyway, yung first responder natin dyan, yung mga NGOs, yung mga mayors, nagkapagbigay na sila. At kami naman, naghahanda na rito ng worth 10 million na food pack, pero sa tingin ko, kukulangin pa ito. Mag-release na kami within this week sa mga municipality. We will be expecting again ng tulong ng Presidente kasi lagi naman na tumutulong si Presidente Duterte sa amin, lalo na si Senator Bongo. Pagpunta lang yan dito, 2 weeks ago, namigay ng mga victims ng Typhoon Vicky. So expected namin na pupunta na naman ulit dito si Senator Bongo. Okay, we're going to have to leave it at that. Governor Alexander Pimentel of Surigao del Sur, thank you for joining us today. Ingat po kayo. Maraming salamat po, Carmina. That was Governor Pimentel talking to us about the extent of the damage that he's expecting because of Typhoon Auring that hit the province of Surigao del Sur. About 187 homes have been totally damaged. That will total to about 41,500 individuals that have been affected by this storm. They're going to be housed in evacuation centers for the moment. The governor there also expecting a spike in their COVID-19 cases because of the calamity that happened there. He has yet to declare a state of calamity, but he said he's inclined to do that given the extent of damage in Surigao del Sur. Stay tuned to ANC for more of this developing story regarding the aftermath of Typhoon Auring there in Surigao del Sur in our succeeding newscasts.